Spin. What will happen next dun po sa inyong ano proposal sa PBA dun sa coverage? Well, we're just waiting. Kanina sinabi nga nila sa amin that unacceptable sa kanila yung 8:30, so we're just continuing to keep the communication lines open and nag-uusap lang kami. And you know, gusto ko lang gawin today kitong opportunity. Akala ng mga tao pinapalit namin dahil gusto lang namin ipalit or for no reason. The reason is we were very happy with Active sa IBC. Sobra kaming saya sa IBC. Kaya lang ipa-privatize sila, ibebenta na sila hanggang end of the year na lang. So anong gagawin natin pag hindi tayo lumipat ngayon? At the end of the year, gitna ng first conference yun. Mas mahirap yun. Kaya gumagawa na kami ng kilos ngayon habang mayroong 3 months before the next conference. So, yung mga taong nagre-react kung bakit natin papalitan, ganyan-ganyan, ako na mismo nagsasabi, ayaw na ayaw ko yan palitan. Napakaganda ng aming sitwasyon at buhay dun sa IBC. Kaya lang, hindi naman namin kontrolado yon na ibebenta na yung istasyon na yun, ipaprivatize na. So, sinabihan kami hanggang end of the year na lang. Kaya, you know. Pero, oras lang po ba, sir, ang medyo hindi amenable yung board? Yung 8:30 na start ng second game? About splitting of the games, boss, on two channels? Hindi naman isi-split eh. It's not going to get split. We're going to show, ililipat yung PBA sa Active, ay sa Action 41. Na free TV rin. Pero on top of that, meron pang TV5 na live. So, hindi si split. So, I don't know kung bakit malilito yung mga tao or all that. Tayo pa, mga Pilipino, napaka matatalino naman natin. Ba't naman tayo malilito? And secondly, may marketing naman tayong ginagawa. Nandyan kayo, media. Kayo naman na nagsasabi sa mga tao. Yung ating PBA application, 112,000 downloads sa mga tao pinupunta doon, naghahanap ng schedules, ng oras, ng iba-iba, di ba? So, I don't know. For example, yung ating laro, doubleheader, Wednesday, Friday, Sunday, regularly, di ba? Pero pag semis, ginagawa na lang natin isang game. Yung doubleheader, 5 o'clock at 7:30. Pero pag semis, isang game na lang, 6:45. Na Tuesday meron or Thursday meron, nalilito ba yung mga tao noon? Hindi naman eh. Ang mga Pilipino papanoorin at papanoorin ng PBA. So sa akin I don't see that as a reason. I understand yung board pag na ang tingin nila masyadong late yung 8:30. Yun, naiintindihan ko yun. Kaya oo, so yun na kailangan namin, like I said, pag-usapan yun and find a solution to that. Pero po kayo babalik. Wala pa, hindi pa naman kami nakakakuha ng firm na sagot from the PBA. So, you know, nagka-counter proposal na kami na 8 PM. Live na at 8 PM yung second game. So, hopefully tanggapin nila. But right now, wala pa kaming natatanggap na maski anong confirmed na salita or sagot from the PBA. What about a more comprehensive pre-game and post-game coverage? Just like what we used to do sa akin. Again, we can do that in Action TV. Okay, in TV5, because of airtime issues, hindi natin magagawa yun. Kasi syempre, gipit. So, ganun naman sa NBA, di ba? Wala naman nagre-reklamo sa NBA. Pupunta ka sa TNT or ESPN for the game, pero pre-game, post-game, pupunta ka sa NBA TV. It's just the same all over. So, yun lang ang sitwasyon natin. Ang aming objective sa TV5 is to make the PBA available to a wider reach, mas marami pang tao. Action TV ba sa wide reach po yan? Yung Action TV, by the time mag-opening ang PBA sa August, ang reach niya mas malawak pa sa IBC 13. Right now, mas malawak ang reach ng IBC right now. Pero we have to improve na yon since start of the year pa. By the time mag-open ang PBA sa August, ang reach noon mas malawak na sa IBC 13. Hindi mo kailangan ng cable, it's on free TV. So, wala kaming nakikitang problema yon. Kaya lang, on top of that, dadagdagan pa namin ng TV5 coverage yung second game. And then, may delayed telecast yung first game. So, puro dagdag to. So, yung ipapalit namin sa IBC 13,
mas wider reach na kaysa sa IBC 13, pero on top of that, dadagdagan pa namin ng TV 5. So I think it's a very good situation. Finally, pat naman namin gagawan ng ikagugulo ng PBA and laki-laki ng binabayad ng TV 5 sa PBA. 'Di ba? Ang rights namin is about 150, 160 million a year. Binabayad namin. So kailangan sa it's very important sa amin na mag-succeed ang PBA. So we are not going to do anything para guluhin or sirain yung PBA. Kaya lang nagkaroon nitong sitwasyon na yung ating channel IBC ibebenta. So wala tayong magagawa doon. Oo. Lastly boss, oras na talagang nakikita mong i-revise mo doon sa proposal mo na presented. I hope, ayoko naman pangunahan yung PBA. I don't want to preempt them, pero you know, I hope that yung aming counter proposal will be acceptable to them. Spin.